sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sinabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang makapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga minamahal kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna nating good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, isang malakas sa palakpak ng pasasalamat at papuri para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Alam niyo, ang ating bisita ho si Father June ay unang beses daw niyang pagsisimba dito o pagmakikimisa. Sila po ay magsusundo ng imahe ng Nazareno para doon sa kanilang parokya sa Binangonan. Alam mo natin na isa yan sa mga tinamaan ho ng matinding bagyo rin, lalo na yung pagtaob ng bangka doon na marami ho ang namatay. Kaya ipagdasal natin ang mga naging biktima ng bagyong ito, lalo na ni Egay. Ngayon po ay unang Biyernes, sabi ni Father, di siya makapaniwala ang daming tao dito. Sabi niya, ang dami pala nagsisimba. Lalo na ho ngayon nagkataon, unang Biyernes sa buwan ng Agosto. At ngayon po ay August 3. Tamang-tama ang unang pakikimisa ni Father dito. Ngayon ay August 3. Kami pong mga pari ay nakikiusap sa inyo. Isama po ninyo kami, lalo na ngayong araw na ito, sa inyong mga panalangin. Dahil ngayon, ang kapistahan ng patron ng lahat ng mga pari, si San Juan Maria Vianney. Samahan niyo po kami sa pasasalamat sa Diyos sa biyaya ng aming pagkapari. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon sa biyaya ni San Juan Maria Vianney at sa biyaya ng bukasyon namin bilang mga pari. Kami po ay naging pari hindi lang dahil sa kami ay magaling, matalino, o ni dahil mas mukha kaming mabait. Hinding-hindi ho. Kami ay naging pari dahil sa awa at kabutihan ng Diyos. Biyaya ang pagkapari. Sabi ni San Juan Maria Vianney, the priest is not a priest for himself. He is for you. Ang pagkapari namin ay hindi para sa sarili namin, kundi para sa inyo. At katulad ni San Juan Maria Vianney, na kahit siya ay dumaan sa napakaraming matinding pagsubok mula sa kanyang kakulangan, kapintasan, lalo na pagdating sa katalinuhan. Kaya nung nag-aaral kami sa seminaryo, hirap na hirap kami. Ako lalo na doon sa language class, Latin. Hirap na hirap na. Nagbibiroan kaming mga magkakaklase. Eh kung si San Juan Maria Vianney nga eh,
bumabagsak noon sa kanyang pag-aaral din. Naging pare, naging santo pa. Kaya kami na-encourage, kaya kami nabuhayan ng loob. Siya ay dumaan sa matinding pagsubok sa kahinaan niya sa katalinuhan, sa kalusugan, naging sakitin din siya. Pero sa kabila ng mga ito, sinikap niyang piliin pa rin, sikapin pa rin na mabuhay sa kabutihan at kabanalan. Meron pong isang kwento nung si San Juan Maria Vianney ay pupunta na sa kanyang parokya sa Ars, sa France. Isang maliit na simbahan sa isang maliit na bayan. Nung hinahanap na niya kung nasan ang simbahan na ito, may nakasalubong siyang bata. At ang sabi ni San Juan Maria Vianney sa bata, ituro mo sa akin ang daan patungo sa Ars at ituturo ko sa iyo ang daan patungo sa langit. Mga kapatid, sa mga unang pagbasa natin, sana ipagdasal niyo po kaming mga pari. Tulungan niyo po kaming mga pari na maging daan kami ng kaligtasan kagaya ni San Juan Maria Vianney at hindi ng inyong kapahamakan. Sa mga unang pagbasa natin nitong mga nagdaang araw, makikita natin kung paano si Moises ay nakinig at sumunod sa mga utos at bilin ng Diyos. Yung unang pagbasa natin ngayon, puro instructions. At nakita natin, kung kayo nagsisimba araw-araw, nitong mga nagdaang araw, lalo na yung 10 utos ng Diyos, kung paano tinanggap ni Moises, ibinigay ni Moises. At ngayon, kung paano tinuro ng Diyos, paano kayo magdiriwang, nakinig sa Moises. Kung paano siya nakinig at sumunod sa mga utos at bilin ng Diyos. Kahit may mga pagkakataon na si Moises ay napupuri, nababati, o siya ay naghihirap at nahihirapan, buong pagtitiwala, buong kapakumbabaan niyang sinunod, ginawa ang gusto at kalooban ng Diyos. Sinunod niya. Sa kabila ng mga naging plano na niya, sa kabila ng mga gusto niya, mas pinili niya ang gusto ng Diyos. Alam niyo, kahapon po, o kagabi, ako po ay nagmisa sa Santo Rosario Parish, sa San Pedro Laguna, yung ating Dalaw Nazareno, parang yung kina-father din sa Binangon na nagagawin. Nung papunta ho kami kahapon sa Laguna, nagdala ako ng damit, yung pangmisa. Nang hiram tayo dito sa sacristy, ang ibinigay sa akin, maganda at bagong damit. Sabi ko, para naman, presentable rin. Pero pagdating ko po doon sa simbahan nila, sila po pala ay naghanda at ipinagamit nila sa akin ang isa daw na mas mabuti at magandang damit. Alam niyo mga kapatid, sa buhay, katulad ni Moises, makinig po kayo, may mga hindi man matupad sa mga hinanda mong pangarap, hindi man mangyari o masunod lagi ang gusto mo, huwag kang magsisi, huwag kang manisi lang, lalo na kung sinubukan mo naman talaga. Huwag kang manghinayang. Huwag ka lang manghinayang. Lalo na kung gumawa ka naman talaga ng paraan. Sometimes, your disappointment is God's appointment to you. Siguro marami tayong panghihinayang. Ano-ano, ilan ang mga pinanghihinayang mo ngayon sa buhay? Makinig ka. Pwedeng ang hindi napas sa iyo ay plano ng Diyos para sa iyo. Dumating man ang sandali na may mga tao, may mga sitwasyon na susubok sa iyo
Kagaya ng naranasan ni Kristo sa ebanghelyo natin ngayon, mula sa kanyang mga kababayan, ito hindi ibang tao sa kanya. Dumating man ang mga taong susubok sa iyo, kagaya ng naranasan ni Kristo sa kanyang mga kababayan, na hindi na nga sumuporta, nanira pa, nang hamak pa. Pero sana kagaya ni Kristo, labanan mo rin tulad niya ng kabutihan ang pinipili nilang kasamaan. Alam niyo, yan ang topic naming kahapon sa ating feeding program. Yung every Thursday na umaga nating iThursday. Yan ang topic ng katesismo naming kahapon ng mga kapatid nating umabot tayo kahapon sa 377. At dahil po yan sa mga tulong din na binibigay ninyo, yun ang dami ng napakain natin kahapon. Yan ang topic. Pag-isipan mo, pagdasalan mo ng mabuti, ng matindi, bago mo sagutin, bago mo patulan ang ginagawa ng ibang tao sa iyo. Ulitin ko po. Pag-isipan, pagdasalan mong mabuti at nang matindi, bago mo sagutin at patulan ang ginagawa ng iba sa iyo. Sabi ni San Juan Maria Vianney, ito ang rule sa buhay ng tao araw-araw. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi mo maiaalay sa Diyos. Yan ang rule. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi mo kayang ialay sa Diyos. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagsisimula ng bagong buwan na ito, yan ang pagsikapan, yan ang pag-isipan at pagdasalan natin ng matindi at ng mabuti. Ano pa nga bang maganda at mabuting bagay na kaya kong gawin, ibigay, o isipin man lamang ang dapat ko nang simulan o dapat kong dagdagan? Tandaan natin ang sabi ni Propeta Isaías sa kanyang kasulatan. Ang katuturan, ang kahulugan ng ating buhay sa mundo ay papurihan at parangalan ang Diyos. Sa bawat mong iniisip, sinasabi at ginagawa, kahit kailan, kahit saan ka mapunta, gumawa ka ng mabuti, piliin mong maging mabuti. In everything you do, to God be the glory. Amen.